Why God allows crisis? Natanong niyo ba? Bakit inaalaw ng Panginoon ang krisis sa buhay natin? Bakit inaalaw? Now, listen to this very carefully. To demonstrate His power, and He alone is God. Everybody say amen. Dumarating ang krisis sa atin para ma-demonstrate ang Diyos na Siya ay makapangyarihan at Siya lang ang Diyos. Can I hear amen? Okay? And you only have one option. There is no two option. There is no second option, third option. There is only one option. And that is to seek Him only. Amen. Kapag dumarating ang krisis sa atin, mga kapatid, inalaw ito ng Panginoon, pinrovide ito ng Panginoon, binigyan ito ng pahintulot na dumating sa buhay mo para ipakita ng Diyos, hallelujah, na Siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at wala kang ibang gagawin kundi lumapit sa Kanya. King Jehoshaphat, nung merong pag-atak sa kanilang kaharian, he never seek the people. He seek God. Problem sa atin, kapag may problema, mas lumalayo tayo sa Diyos. Yan ang marami sa atin eh. Problema natin yan, sakit natin yan. Ang paglayo sa Diyos ay kayabangan. Tapikin mo ang katabi mo, ang paglayo sa Diyos ay kayabangan. Sa likod, sabihin mo, ang paglayo sa Diyos ay kayabangan. Totoo. Kaya nga ibinigay sa atin ng Panginoon ang krisis for us to seek Him. Hanapin ang Diyos. Hanapin ang Panginoon. At sasabihin, ipamukha sa iyo na hindi mo kaya yun. That's why Jesus said, come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, kapag may krisis ka, huwag kang lumayo sa Diyos. Katulad ni Jehoshaphat, he seek the guidance of God. Wala pa ka natin.